So we're here in one of the houses in Xavierville where we installed a off-grid solar power system. Tapos kasama ko po yung may-ari, si Mrs. Vera Panganibal, para i-explain po niya rin yung nangyari pagkatapos namin magkabit ng solar. Good morning po. Tatanungin ko lang din po, paano po ba kayo nagsimula mag-isip na mag-solar? Bakit po yung ba kayo? Yung kasing anak ko nga dun sa Australia, sabi niya, magpakabit na kayo para pag brown out, importante dyan sa bata na yan talaga, cable and kuryente. Kung may magpipinas na uli, magpapakabit pa kami. So ang pangunahing dahilan niyo po para mag-solar, gusto niyo po may ilaw kayo? Oo, at saka convenient. Talagang convenient. Kahit brown out. Oo, kahit brown out. Biro mo, ikaw lang ang nakakandito sa kalsada. Na-consider niyo rin po ba ano, mag-generator? Oo. Ano na nga, papadeliver na nga eh. Ilabas natin SD, tapos di ang ingay. Yun nga po yung problema talaga dyan. Maingay, tapos maghahanap pa kayo ng gasolina. Oo, yun. Madumi. Madumi na. Tapos siyempre, lumalabas yung ano, yung amoy yung gasolina, uso. Ay, hindi na lang. Muntik na talaga. Natutuwa naman po kami na nakatulong ay, kami talaga, sa talaga, sa totoo lang, kung pwede lang nga, lahat ng alam meron. Dagdagan pa. Maraming pong salamat. Oo, sige na. Okay, Jerry. Oo. Thank you, Ben.